So again, this is PSCI Recap, and today we will be reviewing yung mga stocks that we should be watching and yung sa tingin natin na may magandang possibility, no? At maganda yung setup. Alright, so again, anything that I would say at this point in time is just a mere probability. Alright, so again, yung pera nyo, risk tolerance nyo, and the amount of money that you're willing to lose, kayo yung magde-define yan. Alright, so again, yung execution, there's so many moving items dito sa trading. Na kumbaga sa ano, even if we are trading the same name, pwedeng mangyari na you will always be losing money, no? Kung hindi mo, at least you're not putting the effort, paano matutunan to? Again, maliligaw ka, no? So again, this is sharing of watch this and yung mga insights na ano, because I do all know, no? I do know na yung most of our kababayan, especially yung OFW, don't have the luxury of time to monitor the market, no? And minsan, even ako nga, minsan nalilito rin, no? Kung ano ba yung mga stocks that we should be watching, no? Alright, so, even if you have a good entries or exit, kung wala naman, kung hindi maganda yung mga stock selection mo, halos wala rin mangyayari dyan sa, ano, sa trading mo. Alright, so again, I am definitely not your guru. Again, baga sa ano, impartation of knowledge lang to, and because I do believe, no, na there are few things in life na once you share, mas lalong dumadami, and one of them is knowledge, no, and wisdom. And again, speaking of that, let me share to you yung ating word from our sponsor. This comes from Proverbs chapter 27 verse 2. Let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your own lips, no. Again, this is a very, very good verse. Reminder to all of us, no, even sa family, business life, or even sa trading, no, magagamit natin to. Alright, so even if you're competent, if you are knowledgeable sa inyong field, probably you are a professional, right? So engineer, or probably you're an IT expert, no? One thing I noticed, no, especially nung mga boss ko dati pa, alright, so yung mga tao, they try to avoid yung mga sabihin natin na mayayabang na tao, no? So even though maganda yung credentials niya, parang on the negative side yung mga tao. So imbis na marinig yung message, kumbaga nare-repel pa yung message, no? All right. So again, in dealing with coworkers, ganun din naman, no? And even sa mga bosses, iba yung dating, eh. Iba yung dating ng boss na very humble. And din nagtuturo hands-on sa mga empleyado, no? Iba rin naman yung dating ng, even though yung boss magaling, and then mayabang naman, parang yung mga tao ilang, eh. And then minsan nag-uusap-usap pa sa likod niya, di ba? So, I've experienced this for myself. Mga nakakita din naman ako ng mga boss na ganyan. And one thing is for sure, no? Hindi nakakaganda or hindi nakakadagdag sa'yo yung pagiging mayabang, no? Alright. So again, definitely sa trading, alright, so we have yung maraming mentors or gurus. So again, if the mentors or gurus, alright, again, sa ating mga mentors or gurus sa stock market, and then once you're seeing na para kumbaga sa ano, panay ang promote niya sa sarili niya, of course, that's one of the red flag, alright, na makikita mo sa inyong mga mentors or gurus, no? So I think you just to take into consideration yung mga bagay na yan, no? I mean, ang matalinong tao naman, they would not claim na matalino sila na speaking directly from their mouth, right? So even if you're very good at trading, I think one of the traits ng magagaling na traders is how they are humble, no, pagdating sa market, and lagi nilang ine-emphasize yung kanilang work na in-input, no, from the start, and the improving on, no? And then yun nga, at least with this verse, I hope you have gained some knowledge or insights, no? Again, I'm always saying unto you, you read your Bible, because you are one verse away, no, from changing your life, changing your family's life. All right so even you're probably going to impact yung mga coworkers or neighbors or yung mga kamag-anak mo, no? So start reading the Bible, because maraming kang matututunan dito. Right? So again,
with that, again, watch this natin. You just have to play it very, very defensively because with the overall market sa nakikita natin, it's not that healthy, no? Alright, so again, let's now start yung ating market. Again, protektahan nyo yung capital nyo. Again, anything that I would say at this point in time, take it with a grain of salt. Alright, so last thing I want to do is magbibili kayo ng mga stocks na sinasabi ko without really contemplating or ina-analyze nyo para sa sarili nyo. Again, ikaw yung magbabuy and sell, you're going to click that button. Alright, so again, take responsibility. Alright, so pumasok sa ating watch list itong SCC. Ilang beses ba natin nakita itong gantong pattern? Alright, for Semirara, I think we have a breakdown around the 23 level area. But one thing I noticed, no? Last Thursday and Friday, there's a big, big volume, no? I think this is not Thursday, Friday, but I think this is Tuesday, Wednesday, no? And eto na, no? Yung volume niya rito, and yung candle niya halos nagpang-abot na. There's a big, big volume. Ibig sabihin nun, the bears are exhausted. And then finally, we're going to see nag-stabilize na siya rito, no? Sa 20.35. Alright. So, if you're going to enter dito sa level na to, 1990, 20. So, I think kahit mga 20.10, pwede na yan. Or you just want to test buy sa 20.35, pwede na rin yan. Again, ang ating initial target would be 22.50 to 23, no? So, maganda-gandang risk to reward na yan. Again, ilang beses na ba natin nakita itong pattern na to for the last 3 weeks? We see yung P-Core, we see yung PLDT, and now SCC. Diba? You just try to review yung mga videos last week. For the last 3 weeks, ganitong-ganitong pattern yung nangyayari, no? Breakdown from the support, and then makikita mo yung exhaustion ng bears. Right, so yun yung naging trigger sa akin, no? Yung malaking-malaking selling volume na to. That only goes to show na talagang kumbaga sa ano, there are buyers na naghihintay dun sa level na yon, no? I think sa SEC, you don't try to ano, no? To expect anything na biglang tataas to. It might take quite some time, no, bago ma-reach yung level ng 22, 23, no? Matagal din naman yan, hindi naman to masyadong explosive na stocks. And again, index names to. I think mayroong mga ilan-ilan pa rin, no, na gusto pa rin magbenta. They're trying to liquidate yung position nila. Because eto sila, dito sila bumili sa support na to. And then medyo, kumbaga sa ano, disappointed sila. Again, kung mapagbibigyan naman tayo, tumaas siya ng 5-7%. At least take some profit. And then kung tumaas pa rin doon, you take some profit. And then again, at least ma-hit mo yung ano, no? And let's try to check and see, no? Kung maganda pa rin yung chart reading SEC. Yun nga lang, pagka ganito mga falling knives or yung mga pababang stocks, once naman na mag bumalik siya doon sa level na yun, let's say 20, 1990, cut na rin agad, no? Kung halos malaki pa yung ano mo, yung allocation mo rito. Kaya nga, maganda hati-hati yung ano mo, yung pera mo para hindi ka rin mainip. Let's say, for example, you buy 50% ng portfolio mo rito sa SEC, ang tagal tumaas. Ang kalaban mo naman dito yung inip din. Alright, so again, you try to allocate at least a small amount or partial ng iyong portfolio. No? Again, SEC, I think we're seeing bearish exhaustion. And yun yung mga nakikita natin, no? At least na selling area at around 22 or 23 area, no? Dito ka magbebenta. Magandang pasukin na to ngayon. Alright, so again, parang nangyari sa P-Core, TEL, binigyan tayo ng mga 5-7% and then bababa ulit. Ang usually nangyayari, sa tingin ko nangyayari dito, it would go up, retest, tapos go up ulit to try to take out yung 22.50 to 23 area. Alright, so market naman, taas baba lang naman eh. So wala na mga fancy movements dito na ano. Alright, so again, next on our watch list would be PHA, no? So parang bolang tumatalbog, no? Pansinin nyo rito from the initial blast, mataas, and then pababa ang pababa nun. Palit na palit yung ano niya, no? And then we're finally seeing, no? At least for the meantime,
We're currently seeing na strong support yung 124, 126 area. If you could buy those, no, I think it's going to retest, no, for the week. From the way the candles are forming, mukhang bababa nga siya pag ganun. Alright, so again, for VHA, meron tong fundamental news, right? So maganda naman yung news niya, and hopefully come to fruition itong PHA, no? And we'll try to check and see. But kung nag-aabang ka rito sa PHA, hindi ka nasakay from the initial blast, 124 to 126 area would be a good area to buy, no? Solid na solid yan. And then, mas maganda matimingan mo pa yung upswing, right? So again, put this on your watch list na lang muna itong PHA. Again, at least, no, na nakita na natin na well-defined naman yung support dun sa area na yun. Alright, so again, isa sa mga, I think one of the movers, itong food is finally, again, setting in, no? Medyo tagal-tagal na rin yung consolidation niya. And maganda ng pwestuhan to, no? Itong, kung mabibili mo ng 98 or 1 peso area, no? Solid na solid, alright? So, I think, fundamentally speaking, compared naman sa ibang stocks, medyo solid-solid naman tong tong food because it has earnings to back it up yung kanyang movement, no? Again, may kita mo, no? Parang PHA din, alright? So, mataas, alright? Pababa ng pababa, ganun, yung parang talbog ng bola. And then, if you are position trading, no, mag-accumulate ka rito sa area na to, itong support na to. As long as the support is not breaking, no, you try to hold it and you try to sell pag nagkaroon naman ng volatility event. Right? So, again, pwestuhan lang, no? So, if you are, kung mainiping ka naman, huwag kang bumili, no, ng mga ganitong stocks. If you like to play momentum, baka mainip ka naman dito sa food because hindi pa naman nagpapakita yung buy signal, no? Or if you are very skeptical, yun nga muna confirmation bago ka bumili pagka ganito, no? But if your position, you try to position yourselves, at least doon ka mag-accumulate sa area na yun, no? This ang gusto ko kasi rito, medyo maganda ng consolidation niya, eh, no? Just yung mga dapat umalis na. Alright, so last two candles are green and just above the support, no? Magandang pangitain, no? Para sa food, no? Right, remember yung last week, yung web, ganito rin, no? Nasa support yung stress, nag-breakdown. Yun lang iiwasan mo rito, no? Once na mag-breakdown sa level of support, you just have to take your losses and cut it. Alright, so kasi once na mabreak tong 1 peso, medyo delikado, no? Medyo delikado tong food. Right. Next on our watch list, kaya pumasok to sa watch list natin because of the activity. Right, the sheer liquidity na tong CHP. Maganda. All right, so active pa rin naman siya although hindi naman ganun katindi yung mga rallies niya. At least, no, makapagbigay ka ng weight dito sa CHP because nandoon yung liquidity, no. Currently, we are seeing good support, no, sa 253-255 area. Kung gusto mong pumesto dyan, you try to check and see kung paano magre-react yung stocks dun sa level na yon, no. And again, once na ma-break naman yung area na yon, yung 253-255, get out. Because ang next na support niya nito is around 240, yung S2 niya. Alright, so CHP, gusto ko yung liquidity niya, no, and yung movement, mukhang nandoon pa rin. Mukhang may follow through pa rin. And yung mga nagbilihan around this area, mukhang hindi pa rin naman bumibitaw, no? Again, CHP, just to play it defensively, no? Itong CHP, huwag kang bumili sa mga breakout nito because mabilis din mawalan ng ano to, ng mga buyers to. And baka maipit ka, no? Alright, so again, CHP, pwestuhan dun sa area na yon, 253-255 area. And nasa 259 siya ngayon. Tingnan natin kung how it will react, no? Once it touches yung price na yon. So again, put this on your watch list, itong CHP.
Next on our watch list would be, I think this is decision time for ISM for the week. Makita mo naman, respected niya yung area na yan. So right now, decision time, no? At least for a very, very safe entry, 532 to 550. Magandang pwestuhan na yan. We're currently at 562. I think it's going to test. It's going to test right now kung gaano katatag yung mga holders ng CHP, no? Again, it may bounce, no? It may bounce ng mabilisan at least 1 to 3 days na pataas to. Yun ang aabangan mo, no? Kung hindi ka rin naman long-term dito sa CHP. Alright, so again, malapit na siya. So, decision time for ISM. Put this on your watch list again. ISM, alam na naman natin lahat. This is the third telco. Alright, so, just put this on your watch list, no? Mapapansin nyo not mo yung mga watch list natin ngayon, puro pestuhan, eh, no? Nag-aabang tayo at certain price. Tapos, saka tayo bibili. Alright. So again, IMI. Maganda sa IMI. Again, we're seeing accumulation. We have two candles na malalaki kahit paano in relation sa mga red candles. And we're seeing halos no movement, no. Again, we're currently at key resistance area, no, sa 1306, no. I think this is a good resistance tong 1288 to 1314, no. At least magiging maganda yung takbo nitong IMI, or magiging interesting once it breaks, no, yung area na yan, at least kahit mga 1320, 1330 will be interesting, no, tong IMI. And maganda naman yung nagiging movement nitong IMI. Again, just put this on your watch list. If you are playing momentum, you try to avoid, because itong mga ganitong trades na to, it will take up some time, no, bago pumutok. Right. So, again, this is on our core watch list last week, but tingnan mo yung nangyari, no? Even yung green, no, medyo nahatak siya ng sentiment ng IRC. Alright, as we all know, iisa yung may-ari nito or yung majority holder nito. And medyo nadamay sa IRC. Okay pa siya, eh, no? Nag-fullback dito nung Wednesday. I think nag-fullback dito. Alright, maliit na candles. Okay pa yan, maliit na candles. And then biglang lumaki. Alright, that's alarming. So, ako personally, I think you have to play it defensively, no? And medyo alarming because wala namang bumibili during the drawdown, no? So that is a big red flag. And again, maganda pa rin naman yung green on the longer time frame. But if you are a very short-term trader, like daily, weekly, medyo kumbaga sa ano, if you're going to play it defensively, at least, no, sa 281, 290, no, itong green. Again, nadamay siya sentiment ang IRC. Itong green, halos walang bumili, or kumbaga hindi masyadong malakas yung support nung nag-pullback, no? So if you're going to buy this, at least dun sa area na yon, no? As much as possible dun sa support na 281 to 290. So again, that is our watches for the week, and I hope you did learn something, and maraming salamat sa panonood. Again, this is PSEI Recap.